Hello, good day. Again, this is Teacher Eman. And for today's video, magdo-drawing tayo ng yan, tiger, no? So, before we start, yan. Syempre, dapat may meron kayo ordinary pencil. Ito. Parang 4B lang yan. Ito, 8B. Meron akong 7B, meron akong 2B at meron akong 3B. So, kung mas marami kang variation ng lead ng pencil, mas maganda. Okay. Tanghaling tapat ngayon. Gawin natin. Masyado tingin nga, makikita. Hindi, alabo pag sinarado ang bintana. Okay. So, do-drawing natin siya using this ordinary pencil. So, sisimulan ko sa mata. So, bali ang subject natin. Ganito siya kalaki yun. More or less, yeah. Okay, ganyan siya kalaki. Ito yung paborito kong papel, vellum board. At syempre dapat meron kayong libro na patungan. Okay, let's do this. Ordinary pencil lang muna. Okay. So ito yung reference, tantiometer lang. Siguro yung layo ng isang mata sa isang mata, ganyan. So, mula dito, tapos babalik ka rin ko lang yung papel. Dito. Kaya, tantiometer lang ang tawag ko. Kita ba siya? Ayan, kung nakikita nyo yun, susum natin ito. Ito, ayan. Yan yung distance ng eye. Okay. So, mula dito sa distance na yun, kukopyahin ko na ito, ititrace ko na siya gamit ang aking skills. Ayan, umangat. Okay, very light lang, huwag kayong magmamadali. Okay, parang ano, may aligasgas ng konti yung ako isang mata. Next dito, mula dun sa point na ginawa ko, tatansyahin ko lang yun ulit. Angat ng konti. Kaya dito na ako sa part na to, gumanyan. Ganito. At feeling ko sumarado. Ano siya? Ayan. Meron na tayong napakalabong sketch ng mata. Okay? Yung ano niya. Yung pinaka-frame. Okay? And then next, ito naman ang aking gagawin. Ayan. So, maglalagay ako dito ng bilog. Ayan. Ang mata kasi bilog yan. So, syempre bilog na yung mata eh, no? Pero yung eyelid niya, bilog din. So, gagawa lang kayo dito ng sketch ng bilog. Ayan. Para ma-perfect nyo siya na shape. Ayan, yung pinaka-pupil niya, di ba? Ayun, meron ako dito sa itaas. Nang gumawa lang ako ng bilog. Ayan. Sketch lang yan. Sa kabilang side naman, kung nandito yan, gawa lang din kayo dito ng pabilog. Dito kasi siya tingin ko nagsimula. And then, relax mo lang yung kamay mo. Ayan. Imagine mo, di ba, natakpan kasi ng talukap ng mata yung pinakaitim niya. Ayan. Ito, sketch lang to para itong loob magawa mo ng buong maganda. Okay. And then, yung detalye na.
Meron siyang pupil dito. Ay, highlights ba yan? Hindi, itim yan eh. Ayan na. May mata na tayo. Okay. Pero malabo lang yan. And then, dito, tantiometer ulit. Ito yung lapis, ano? Mula dyan, hanggang saan sa lapis? Hanggang dito. So, kung tatantiyahin ko siya, hanggang dito. Ayan. So, meron na akong kaunting guide, no? Ayan. Kasi ito na yung ilong. Papasok dito. So, yung laki niya. So, dito. Kung babaligtarin ko yung size, siguro mga gandito lang. Ayan. So, pababayan dyan. Gawin ko na yung ilong. Ayan o. Nagmumukha na kagad tigre. Ayan, meron siyang pagganon dito. Okay. And then umangat. Ito yung part na yon. Tapos bumaba. And then umangat ulit. And then tumingin. Okay. Tapos ito palabas. Ito yung part na ginagawa ko. Hindi lang ako basta naguguhit. And then nakagad yan. Okay. So, dahil parang may aligas-gas ang aking lapis, so tatasahan ko muna siya. Ayan. Kasi parang nagdodoble yung linya. Hindi ko maintindihan. Tasahan na siya. Ayan, tumalas ng konti. Konting-konti lang. Kasi nga, tinitipid ko lang talaga siya. Kasi pag naputol yan, masayang. Ayan. Tapos dito. Gawin na natin yung part na yun. Tapos, dito. Itong part na ito yung gagawin natin. Sketch mo lang yan. Yan. Inadaan-daan ko na lang para makita nyo kung paano. Ayan. Okay. And then, ito rin sa kabila. Ayan na. Okay. Medyo matrabaho to. Pero tatsagain lang natin, ano? Basta manood ka lang ng manood at sundan mo lang ako. Magagawa natin to. So dito na tayo sa part na to. Ayan, paganyan. Kabilang part dito. Wala po akong pina-final. Lahat po ito ay ordinary pencil lang, mongol lang po ito. Bibili nyo lang siguro siya 10 piso ngayon. Dati panahon ko 6 na piso lang to. Okay, nagmamahal na lahat. Ako na lang hindi. Ayan. Okay. Tapos dito, merong itim. Okay. Tapos itong part na to, yung pinakababa niya. Ayan o. Yung makikita niyo yung part na yan. So, relax lang kayo. Dito, kukopyahin ko siya. Hindi naman bilang yan eh. Basta yung shape niya makuha mo. Wala naman pinagbabawal dyan. Tsaka very light lang. Ang sabi ko sa inyo, kapag ako ang teacher nyo, wala muna kayong gagawing strong lines.
Halos nabubuo yung drawing ng hindi kayo kasi mamahalin to mga ti. 47 na yata isa niyan eh. Hindi kayo gagamit niyan halos. Sa dulo na kayo gagamit. Kaya ako pag bumili ako niyan, isang piraso lang. Pero grabe. Ang tagal ko nang nagamit. Kasi ito lang. Si Mongol lang ang malakas. Siya lang ang ano. Siya lang ang tumatrabaho sa lahat ng sketches. Okay. Ngayon na, may mukha na siyang ganyan. Ngayon, pabanatan ko na yung mata. Kasi lahat ito, balahibo na ito eh. Gagapangin na lang yung dahan-dahan. So, hindi na to, ito lang yung pinaka focal point dito. Pag yan nagawa, madali na lahat ng other parts. So ngayon, gumagamit ako ng 3B para dun sa detalye ng kanyang mata. Ayan. Dito rin sa kabila. Okay. Tapos yung loob ng mata niya may mga konting shadow. Light mo lang. Huwag mo masyadong i-shade muna. Okay, light lang. Tapos dito may itim. Tapos dito may papasok ng mga shadow. Ayan. So sobrang init ng araw, no? Wait lang. Zoom out natin. Ayan. So, tingnan natin kung may flash. Sarado natin yung bintana kasi sobrang init. Sana nakikita pa din. Ayan. So, kita pa naman yung detalye. Oh. And then, may konting highlights yung mata niya. Same dito sa kabila. Konting shadow lang. Susunod natin yung ilong niya. Ayan o. So relax lang. Nakita nyo kanina parang nanggigil ako, diba? So huwag nyo gagayahin yun. Pag ako nag drawing, it takes 2 days, 3 days, ganun. Kapag tao yung dinodrawing ko. Kasi pagka ako nakakaramdam ng konting pagod, nagpapahinga kagad ako, tsaka ayoko yung yun, napipilitan lang ako mag-drawing. Pero na lang, syempre pagka may bayad, bukas agad kukunin. Cash mo ngayon, love. Ganado ako niyan syempre. Pero pagkakatulad nito, nag-drawing lang ako. Hindi kayang tapusin, huwag tapusin kasi wala kang result na magandang magagawa. Okay, yung itaas ng ilong,
Huwag masyadong makapal. Wala akong kinakapalan. Focus lang ako sa ilong. And then, konting shading sa loob. Ayan. Manipis lang ang shading. Gagaangan mo lang yung kamay mo. Tubi lang ang gamit ko dito. Ayan. Napakanipis lang. Napakanipis lang. Tapos, dito tayo. May shadow dito. Umangat. May paganyan-ganyan siyang shadow. Ha? Ito yung part na ginagawa ko. Tapos yung talukap ng mata ng tigre. Meron pa siyang pagganon dito. Ayun o, ito yung ginagawa ko. Tapos yung shadow dito. Pasok dito malinis. And then, dito sa labas, may alay gasgas din. Ito yun, oh. Yan, tumatapang na ang ating tigre. Dahan-dahan na siyang lumulupit. Yan, hindi pa punta dito. So, ako po ay nag-offer ng one-on-one art tutorials. Yan. Kung gusto niyo pong matuto mag-drawing ang inyong mga anak, offer po ako ng online at nag-offer din po ako ng face-to-face. Depende na lang po kung malapit po ang bahay niyo, pwede po tayo mag-face-to-face. Pwede Mandaluyong, Makati, San Juan siguro. Pero kung malayo, online na lang po. So, parehas lang naman po yan. Mas preferred ko po ang online. Kasi, muna tipid sa oras. Kasi may travel time pa. Ito po yung ginagawa ko, ha. Tsaka, ang mahal lang po ng pamasahe ngayon. Sobrang mahal. Kasi ipapamasahe ko, ibabayad ko na lang sa wifi. Ito po yung ginagawa kong part. Tapos ito naman po yung susunod kong gagawin. Yan. Ini-enjoy ko lang po ang pag-drawing. Okay, hindi tayo nagmamadali. Dito tayo, part by part natin siyang gagawin. Dito, merong adigasgas na ganyan. Gawin lang natin yung mga adigasgas na yan. Dito rin. Hindi naman tayo perfecto na makopya natin yan. Gagawin lang natin yung pinakamalapit na kamukha. Ayan. Tapos yung mga ganyan-ganyan niya. Konti lang. Imposible kasing walang ano yun eh. Pampaangas lang ng mukha. Konti. Tapos ito. Itong part na to dito. Ayun o, may ano na naman. Balahibo. Parang aligas-gas ng balahibo yan. Drawing natin siya dahan-dahan. Kung matyaga at gusto mong gumaling mag-drawing yan, weekly naman ako nag-upload, pero syempre kung gusto mong biglang gumaling, ayan, from start to finish, talagang musay mag-drawing. Pwede po tayong mag-online tutorials. Tuturo din po ako ng chess, gitara.
ligtas. Nabuhay na lang po ako sa pagtuturo. Konting gapang dito. Ito yung part na yan. Ito yan. Tubig lang ginagamit ko ngayon. Okay. Ito yung shadow na yan. Yung ginagawa ko na yan. Okay, itong part na to, yan, papaikot dito. So, dandaanin natin. Sige, pasok. Yun. Basta hindi ka nagmamadali. Okay, itong part na to, ayan, puro pataas daw. Sige, drawing lang ng drawing. Ito, kabila naman dito. Ito naman part na to. Relax lang. Kapag ginagawa niya, relax lang. Huwag niyong habulin na kamukhang kamukha agad. Yung ilalim ng ilong, may shading din. Kakaroon na tayo ng tigre. Okay. Ito yung part na ginagawa ko. Tapos mula dito, ayun, mapapansin nyo dito, light tong part na to. Tapos, ano siya, para siya nagkaroon ng shadow. So, ayan. Mula dito, iiwasan natin yung liwanag kahit maaari. Ayan. Para hindi ko nabuburahin. And then may balahibo siya pataas pag ganito yung motion. Isang sikreto din kasi sa pagdodrawing. Yung motion ng shadow o yung balahibo, kung paano mo siya idodrawing, susundan mo. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong hagod ng balahibo. Kasi hindi siya magmumukhang realistic. Hayaan mo lang na dumami ng dumami basta nasa isang stroke pa. Banda dito, meron din siyang balahibo eh. Meron din siyang shadow dyan. So, huwag mo lang basta isi-shade. Akin, naka one motion lang siya na parang balahibo yung style. Ayan. So, dito naman, ito yung una na yan. Baka nalilito kayo dyan. Tapos, ito, meron pa siyang, ano dito.
ganyan, magaang lang. Okay. And then konting ano yan, outline. Kaya maganda siya i-drawing kasi madetalye siya. Masusubukan yung skills mo talaga dito. Tapos balik tayo sa mga ordinary pencils. Teka lang, kaya pa rin dapat ng tubig ito. Tubig lang. Ito yan, sana ang ginagawa ko. And then, balik tayo dito. Then, ito yung ginagawa ko ngayon. Kaya din kasi mag-shadow nito ng sobrang nipis itong buong gold. So, pwede siya kasi ito sobrang nipis nito eh. Ayan. Pwede siyang maging shadow. Tayo sa part na to. Ayan, konti-konti lang kasi dikit-dikit lang sila. Mula dito sa mata. Meron siyang paganyan. Mangat dito. Ito na yung ginagawa ko. Kasi ang technique ko, kung saan siya nagkakabit-kabit, kung saan siya may relatedness, doon ko siya ginagawa muna. Tapos ito, kasi ito, gusto kong habulin to eh. So, kailangan kong kunin yung puno doon. Ayan. So, yung mga ganitong bagay, kung kaya mong i-drawing, ba, malaki talent mo na maging future artist. Diba? Yeah. Sir, di naman kamukha to dito. Di mo natin kailangan kopyang-kopyahin yan eh. Basta kung ano lang yung maging kahawig, kahit papano, malaking bagay na yun. Totally drawing kasi yan. Drawing. Okay. Yan. Tapos dito. Nandito yung kakabit. Okay. Tapos dito, and then konting shadow gamit to. Tandaan nyo, light na light lang, halos pinakadulo lang ng lapis yung sumasaya dun sa aking papel. Kasi mamaya pwede ko siya ulit ikalat katulad nito. Ayan, kinakalat natin yung shadow para maging pino. Okay, mas lulupit pa yan. Pero that's it muna for today. Tutuloy ko na lang mamaya. 30 minutes na yung video. Mahirap na siya i-upload. Sigurado malaking file na to. Pero tutuloy ko na lang siya maya. Thank you very much for watching. See you sa part 2. Bye bye.